Okay guys, nagbabalik yung isang tanong, isang sagot. Okay, actually it's part 2 na to ng question na to. Coach, paano ba magka-abs without working out? Okay, paano ba magka-abs, coach, kahit hindi mo siya wino-work out? Okay, guys, una sa lahat, maraming nagtatanong, coach, paano ba yung workout ng abs para magka-abs? Okay. Ang tamang sagot dyan, bro, kahit 100 sit-up pa gawin mo araw-araw, pag mataas yung body fats mo, hindi lalabas ang abs. Klaro? Okay, magiging visible lang si abs pag bumaba na yung body fats mo at least 12% and below. Okay? So, paano ba magkaroon ng 12% and below? Okay, una sa lahat, right nutrition. Tamang nutrition o pagkain. Okay, ano ba ang mga pagkain na kailangan para magkaroon ng abs? Una sa lahat is high protein. Helps burn fats. Okay? Then, second is cardio. Okay, cardio. Pag sinabing cardio, pwedeng jogging, pwedeng stationary bike, pwedeng treadmill, pwedeng tabata, pwedeng jog in place, ano pa ba? Basta continuous, ng mga galaw na hindi paputol-putol. Okay, nagbo-burn ka ng extra calories at the same time fats. Okay. Pag nag-jogging ka o pag nag-cardio ka ng 25 minutes, nag-burn ka lang ng extra calories or nag-burn ka lang ng kinain mo on that day or nung kahapon na kinain mo. Okay. So after ng 25 minutes, doon ka pa lang magbo-burn ng fats, okay? So, ibig sabihin, pag mataas yung body fats mo, kailangan mo mag-cardio at least 25 and above. Okay, 25 minutes and above. So, most likely, pinapa-cardio ko yung mga client ko ng 30 to 45 minutes depende sa goal at sa taas ng body fats. Okay, slowly, doon ka maglilin or magbo-burn ng fats, ibig sabihin, pag nagbo-burn ka ng fats, slowly naglilin at nagiging visible yung abs, okay? So, kahit anong i-workout mo dyan sa abs, pagka hindi bumabagsak yung fats mo or body fats mo, hindi ka talaga magkakaroon ng abs. Kasi, most likely na mga tanong, ano ba ang magandang workout sa abs pero bakit hindi sila nagkaka-abs pa rin, okay? Kasi nga, kailangan mo mag-deficit, okay? Calorie deficit. Ibig sabihin ng calorie deficit, okay, simpleng-simpleng sagot. Sa mga hindi magkukumpit, gusto lang na mag-lean o magkaroon ng abs, bawasan nyo lang lahat, okay? Bawasan nyo, una sa lahat, sweets, okay? Pangalawa, excess oil or masyadong ma-oil na foods, okay? Mga prito, mga fast food, mga ihaw o inasal sa tabi-tabi, mga junk foods, yun, babawasan nyo yun lahat. Kung masyado mataas kayo mag-rice, bawasan nyo lang ng konti-konti, slowly lang para hindi ka mag-crash diet. Okay, once ang pag sinabi mong crash diet, ibig sabihin, binigla mo o tinanggal mo agad-agad yung carbs mo. Kaya, instead na magkaroon ka ng abs, okay, lumalawlaw lang yung muscle mo at nagmukha kang nagkaroon ng sakit. Okay, yung muscle mo hindi tight kasi tinanggal mo agad lahat-lahat. Crash diet ang tawag dun. Okay, so hindi ka nag-build ng muscle mass at the same time pumayat ka lang. Okay, so uulitin ko guys, hindi mo kailangan i-workout ng todo or solid workout para sa abs, okay? Kailangan mo lang mag-calorie deficit, bawasan lahat ng kinakain mong mga carbs, sweets, oil, oats, solid na carbs yan, oats, kamote, solid na carbs, white rice,
Yan yung mga magagandang source of carbs, either pasta, pwede rin. Then sa protein intake naman is white eggs, whole eggs pwede, depende sa capacity ng katawan mo, or I mean kung mataas cholesterol level mo, syempre all white eggs lang, at least one whole eggs. Then chicken breast is the best, kasi ang chicken breast is walang fats pagka tinanggal yung balat. So solid yan, at saka pinakamataas na protina yan. So parang 100 grams niya is 100 grams na cook is around 30 to 31 grams of protein, okay, per 100 grams. Lean beef, syempre high protein din yan. White fish like dory fish, tilapia, any fish kung kulang sa budget, basta white fish, tuna, salmon, medyo mahal na siya, so pwedeng other na source of protina, mostly white fish. Then gulay, ano bang gulay na mura? Okra, bagyu beans, yun. Pagka kulang naman sa budget, kinoconsider ko is more on white eggs and manok na lang, yun guys. So simpleng-simple lang yung mga sinabi ko, at sana na naintindihan nyo. Hindi mo kailangan mag-workout ng madami para sa abs. Okay, kusa lalabas yan pagka mababa na yung body fats, mag-visible yan. Okay, mag-visible yung abs. Ayaw mo sa hindi, may abs na tayo. Genetically, may abs na tayo. Ang isang tao, pinanganak pa lang, may abs na yan, natatabunan lang ng body fats. Okay, so you don't need to work out so hard para sa abs. Kailangan mo lang disiplina sa pagkain, sa cardio, okay, sa pagtulog ng maayos, maraming tubig intake, that's it, okay? So, lahat balance lang, okay? So, hopefully guys, nasagot ko tong tanong na to, okay? Napakasimpleng sagot ng ginawa natin, hopefully na naintindihan nyo, okay? Nakuha nyo yung mga sinasabi ko. Guys, God bless you lahat, and peace!